Sa kanya, okay yung unang buga. Kulang ng konti, no? Pero okay pa din. Pero habang lumiliit ang lung towards the end of expiration, and this is the FEF 2575, towards the end, bumabagal ang paglabas ng hangin. That means, if you will imagine a pipe that's partially, kunwari, barado ng konti, di ba? Habang pinipiga mo yung hangin doon, bumabagal kasi may nag-obstruct. So, lumiliit yung kalibre. That means, kahit napilitin mo, habang or habang pinipilit mo, lalong sumisikip. So, that's why, kumahaba yung part ng exhalation mo. So, kung dapat dito tapos ka na dapat, ideally, by predicted, no? By based on age, based on your lung function, dapat dito tapos ka na huminga, pero ikaw ang haba pa. Kasi habang ang pinipilit mo, lalong sumisikip. That's the reason why yung mga asthmatic, habang napapagod, kung nag-exercise sila, napapagod, or ubo sila ng ubo, mas nahihirapan silang huminga. Because yun yung time na, ang bilis-bilis na ng paghinga mo, nagre-react yung maliliit na airways. So, ito yung tinitignan na pangatlo. So, you have the ratio, you have the FEF 2575, is there a magic number? About, siguro 70 pa din. No? Below that, or below, ano, then that, you know, na meron siya. So, after looking at that, you look at the graph. Normally, hindi kasi nire-report yung graph. In official results, hindi nire-report yung graph. But dapat, kung mababa ito, ire-report na this is possibly obstructive lung disease, and if you look at the graph, it agrees with the numbers. Okay. That's it. Sometimes naman, normal na normal ang numbers. Pero pag titignan mo to, bumabagal na siya. Then you will say, the numbers are okay. Pero I would look at the graph, and habang kumukonti ang air, and habang pinipilit kong lumabas ang air, bumabagal ang labas ng hangin. So it is suggestive of small airway obstruction, and that's usually seen in patients with asthma. So ito yung ano, nakikita namin. So pag nakita yan, bibigyan kayo ng gamot, wait for 15 minutes, let the medicine work, and then they do the test again. Kung nag-normal yan, assuming ginawa, and after 15 minutes, ito, naging triangle na perfect, naging ganyan siya, from the tip to the end. That means nag-improve ka. So you have asthma. That means that proves, that confirms that you have asthma. And if nag-resolve siya, kunwari 100% improvement, that's really asthma. Kung nag-improve, ng konting-konti lang, that's probably COPD. Kasi in COPD, or the disease of the smokers, we do not expect complete reversal with just the ventolin alone. With just one medicine. That's the difference. Ang COPD kasi, which is the disease of the smokers, alam natin that it is progressive. Alam natin na kahit na naggagamot na yung pasyente, yung lung function nila, meaning the amount of air that goes in and out, hindi nagbabago. As opposed to an asthmatic, totally nagre-reverse. So, an asthmatic person can live a very normal life. While a COPDer, once may COPD na sila, and depende sa symptoms, and depende sa severity, they will remain in a way, parang may konting difference or limitation in functioning. So, yun yung ano dun, yun yung difference nila. Kaya, ang importante is that dapat sa buong Pilipinas, available yung spirometry natin. Kasi ito lang yung way para malaman natin kung maaga pa yung COPD, malala na ba yung COPD natin, kung asthma ba siya, pwede bang magamot, nare-reverse ba, how effective are the medications. Years before, we would always say that COPD hindi nare-reverse. Na ibig sabihin, kahit na anong gamot na ibibigay natin, the goal is only to make the patient feel better. For that, para maganda yung quality ng life niya. Habang buhay, maganda yung quality. Nababawasan. Hindi nga na-alleviate eh, kasi nababawasan yung symptoms. We will tell them that although with medication, kung asthma ka, kung nandito yung level of activity mo, ito yung baseline mo, with medication, na-reach natin yan. With COPD, even with medication, malayo ka pa din sa mama. Yung level of activity mo will always be above, a lot of steps away from the normal.
it starts with as mild as pag-akyat sa hagdan, hindi na kayo umakyat ng second or third floor, humihinto sa gitna, magpapahinga ng konti, tapos after that, pwede na, that's mild. Second, eventually, pag lumalala siya, yung patag, yung flat, naglalakad lang siya ng ganon, after a few meters, medyo hingal na. Okay. So that means medyo nag-i-increase yung severity, di ba? Ang pinakamalala, and that affects quality of life and that causes depression for the patients, is when they're simply eating or simply taking a bath, the basic needs of a person to be independent, hindi na nila magagawa. Hindi na nila kayang gawin. Kasi hingal na sila. As simple as chewing your food, kung malalang-malala ang COPD, hindi na nila kaya. Hirap na sila. Kaya sila yung na-choke. Kasi dapat pag lulunok ka, sumasara yung daanan ng hangin, di ba? Eh kung mabilis ka ng huminga, that means, ganun ka na huminga, kasi yun na yung level ng hinga mo, dahil COPD ka na, malala na. Pag assuming, wala kang gawa. Then, pag lulunok ka na dapat sasara, kailangan mo na huminga. Eh magkatabi ang daanan ng hangin at saka daanan ng pagkain or tubig. So dapat yan, pag bumubuka ang daanan ng hangin, sasara yung sa daanan ng pagkain. At pag lumulunok ka, sumasara yung lungs, that's the way to protect the body, and then papasok, bubuka yung daanan ng pagkain. So that's physiologic, that's normal. But kung masyadong mabilis yung paghinga ng pasyente, nagkakaroon ng problema sa coordination na yun. Hindi lang naman yan nakikita sa COPD, as we get older, may mga matatanda, di ba? Mga, I'm sure, mga kung may mga magulang, o may mga mga tito, mga kakilala, na matatanda na, na sila, simple as lumunok ng laway na gano'n. Choking, parang nasasamid. Nasasamid, siguro yung term, nasasamid. Mas palagi silang nasasamid. Kasi pag tumatanda tayo, yung capacity ng lung natin tumatanda din. So, ganun. Kasi nagkaka-arthritis, hindi na masyadong gumagalaw. So, merong normal deterioration of the lung. So, pag in a smoker, sa mga nanigarilyo, significant smoker at that, meaning nanigarilyo sila ng 10-pack years. Ang 10-pack years is equivalent to 1 pack per day for 10 years. Or half a pack or 10 sticks a day for 20 years. So, pag bubuin mo yan, nakaka-significant number sila ng 10-pack years, alam natin may damage na yan sila. Pwede bang konting sigarilyo pa lang, konting panahon pa lang, may COPD na sila? Pwede. Genetics kasi yan eh. So, ibig sabihin, kung meron silang mga magulang o lolo na nagkakaroon ng COPD, posibleng meron, magkakaroon sila ng maaga. The sad thing is, alam natin na hindi naman 100% ng nanigarilyo magkakaroon ng COPD. Alam natin yon. But the sad thing is, there's no way for us to know. Pwede itong naninigarilyo na to magkakaroon ng lung problem, itong naninigarilyo na to wala. Kasi wala pa tayong test that would predict kung sino yung magkakaroon ng lung problem, which is permanent and progressive. Okay. And because of that, global, alam natin na dapat lahat i-encourage natin yung naninigarilyo. The younger they start smoking, the earlier they will have the symptoms. Aside from the fact na alam natin yung environment natin plays a very big factor, di ba? Kung naniniligo sila, polluted pa yung air natin, mausok, mas maaga mo magkakaroon ng problema. That's a possibility. Hindi natin mag-predict kung sino. So sabihin ng mga pasyente, bakit? Ang kilala ko, kapitbahay ko. 90 years old na nga, naninigarilyo pa rin hanggang ngayon eh. Okay naman siya, hindi naman nahihirapan niya. Yes, siya yun. But it doesn't mean ikaw yun, magiging ikaw yun. Diba? And that's the sad part. If only we have genetic factors that will tell you, okay, do the test, and if it tells you that this test, you're negative, you will never have emphysema, you will never have COPD, you will never have bronchitis, then it's your choice to continue smoking. But wala tayo nun. That's why it's universal. We have to encourage people to stop smoking. We have to encourage the children not to be exposed to people who are smoking. Pero, yung epekto ng paninigarilyo, COPD is just one side of the coin. Eh, paano yung lung cancer?
may mga pasyente na 10 taon nang huminto sa paninigarin niyo, and yet, nagkakaroon pa din ng COPD, nagkakaroon pa din ng lung cancer. So, yun yung ano natin, and that's the subject. Hindi naman kasi nicotine ang problema per se. Hindi yung nicotine. Ang nicotine, ang role niya is to make you addicted. To make you crave for the cigarette. To make it habitual for you. Pero ang ano daw is pag nagsisiga, yung sinusunog yung sigarilyo, yung nakukuha mong substances doon, which is hundreds of substances, nakaka-apekto sa lock. They would say there are a little bit of cyanide, a little bit of arsenic, a little bit of ano, na lahat yun, pag dire-diretso, nagkakaroon ng problema sa baga. And pag nagkaroon na ng problema sa baga, parang balat natin yan, pag nasugat, bakit, tell my patients, pag nasugat po kayo, hindi ba pag humilom niya ang sugat na yan, may pet na. Never babalik, kahit anong gawin niyo dyan, never babalik. So yun yung ano doon, yun yung ano na pag nagkaroon ng pet na, magiging permanent na talaga. Which is sad, di ba? So dapat yun, wag i-prevent yun. Kaya lang kasi, malaki kasi nakukuha ng gobyerno ng bawat country sa taxation ng cigarette. Kaya ang hirap talaga. Yes, oo. Alam niyo yung ano, yung syntax on smoking? Kaunan yun.